Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon na tayo muling nagkasama-sama dito po sa araw-araw na pagpapala. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtunghay dito po sa ating broadcast every day from Monday to Saturday. So, nais ko pong ibahagi sa inyo ay tungkol sa trusting God completely. Sabi po sa Proverbs 3:5-6 sa The Passion Translation, "Trust in the Lord completely and do not rely on your own opinions or understanding. With all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision you make. Become intimate with Him in whatever you do, and He will lead you wherever you go." So tamang-tama po itong scripture na ito, bagamat alam ko po na madalas na po natin itong nababasa o yung iba sa atin ay paborito itong scripture na ito. Pero ito pong scripture na ito ay akmang-akma po sa panahon natin na kinakaharap, especially sa mga na-experience po natin, mga negative na balita sa atin pong kapaligiran. Amen. So, alam niyo po, sa totoo lang, sometimes, no, it's difficult to find a silver lining o yung pag-asa, no, when we are in the middle of a situations that are beyond our control. Totoo po yan, no, madalas po na pag nandun tayo sa kalagitnaan ng mga sitwasyon, para bang ang dilim, no, wala tayong makita o masulyapan man lang liwanag. Amen. Hallelujah. Ay, napakaganda po na tayo ay magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Amen. So, when there's a sudden loss in a family member, halimbawa nga po kung may mga namatay sa ating pamilya, when the things we used to do or used to have suddenly was not there anymore, yung mga dati po nating nakakasanayang gawin, mga puntahan, amen, ay probably, no, ay hindi na po natin magawa, no, pansamantala sa panahon po natin ngayon, no, ay maganda po na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, no, at madalas po, no, ay sanay tayo na kontrolado po natin yung mga nais po nating gawin, no, andun yung mga plano natin, mga decisions natin, pero ngayon nga po ay medyo pigil tayo, no, sa mga hakbang natin o mga nais nating gawin, puntahan. Amen. Hallelujah. At sanay rin po tayo, no, na parang pag gusto nating mag-get together, magsama-sama, amen, ay nagagawa po natin ito agad-agad. Amen. Pero yun nga po, no, nandito tayo sa sitwasyon na kailangan po natin more or less ay sumunod, no, sa tagubili ng ating gobyerno, at alam po natin na ito'y makakatulong sa mga sitwasyon po na ito. Amen. At yun nga po, ano, dati hindi ganito yung pamumuhay natin, and suddenly things change, no? Suddenly nabago po yung buhay natin. Dito yung nakasanayan natin, subalit ayaw man po natin nito, no, talagang kailangan po ay humingi tayo ng patience sa Lord na tayo po'y makatagal, no, at makapag-cope up sa mga sitwasyon na ito. Amen. And ito pong mga time na to ay talagang sinasubject po sa test yung ating faith. Amen. And we will trust God completely kahit sa mga sitwasyon pong ganito na hindi po natin ganap na nauunawaan, no, or mga things that are beyond our control, no, or when our prayers left unanswered or expectations never happen, no. Magtitiwala pa rin ba tayo sa Panginoon bagamat nanalangin tayo na sana magumaling yung mahal natin sa buhay, na nalangin tayo ng marubdob na mabago yung sitwasyon natin, pero parang sa kabila ng mga effort natin, sa kabila ng ating talagang marubdob na pananalangin, ay parang hindi pa nangyayari o nagaganap yung mga pinagpipray natin or paliwas, no, sa inaasahan natin yung mga nangyari. Amen. Alam niyo po, yung human nature natin, no, He wants to figure out, no, yung mga things. Gusto po natin ay logical. Ibig sabihin na unawaan natin lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Amen. Pero yun nga po, no, may mga pagkakataon na hindi natin ganap na maunawaan. But the Word of God gives us the reason
to trust Him completely, even in the things we cannot understand, no? Alam niyo po tayo kasi finite being tayo at meron lang po tayong limited na understanding. Pero ang Diyos po, He is all-knowing. Alam po ng Diyos ang nakaraan, alam ng Diyos ang kasalukuyan, at alam din po ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap natin. And it will help us to cope up kung matututo po tayo, no, na magtiwala sa Panginoon, i-let go, i-surrender sa Kanya lahat po ng mga bagay sa buhay natin. For He knows everything, at nakatitiyak po natin na sa ikabubuti natin ang lahat po ng bagay na gagawin ng Diyos kung tayo po ay patuloy na magtitiwala at magmamahal sa atin pong Panginoon. Amen. So, probably may mga nangyari sa buhay natin na hindi natin ganap na maintindihan pa sa panahon natin. Yung faith natin has been challenged and put to test. And there are still questions left unanswered. Pero to keep yung trust natin sa Panginoon, it will help us to move on and embrace, no, yung pong mga bagay pa na in-store ng Panginoon sa atin in the future. Alam niyo po, pag may nangyaring hindi mabuti sa buhay natin, it doesn't mean naman na forever ganun na lang yung mangyayari. Amen. Alam po natin na sa hinaharap, bukas, no, ay maaaring mabago na po ang sitwasyon natin. At nakatitiyak po tayo sa Panginoon, yung comfort niya, kung tayo man po ay may mga dinaramdam ngayon, may mga pagsubok na walang tayo ng mahal sa buhay, may mga nagkakasakit po sa atin, maaasahan po natin ang kagalingan ng Panginoon, ang comfort ng Kanyang banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. So kung may mga tayo man po na-overshadow ng mga overwhelming na mga concerns natin sa panahong ito, around us, before us, and naapektuhan na po tayo inwardly, we can always go to God and ask for His strength, no, para po ma-strengthen, no, yung faith natin and to keep us strong, especially sa mga panahong ito. So, we do not lean on our own understanding. Amen. Ibig sabihin po nito ay ganap tayong nagtitiwala sa Panginoon, anuman po yung sitwasyon na nakatunghay sa atin sa mga panahong ito, nananatili po tayong nagtitiwala sa atin pong Panginoon. Sa tayo pong lahat ay dumulog sa Kanya sa panalangin. Panginoon, salamat po na sinabi mo sa amin, Panginoon, na magtiwala kami completely sa iyo, at hindi kami, Lord, magtiwala sa sarili lang naming mga pangunawa. Lord, salamat po na kung yun ang gagawin po namin, Lord, sinabi mo na kami iyong i-guide, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, ay iyong ililid, O God, sa mga tamang desisyon at sa, Lord, tamang pupuntahan po namin, Panginoon. At sinabi mo rin, Panginoon, na, Lord, manatili po kami na nagtitiwala sa iyo, at, Lord, manatili kaming malapit ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, upang lahat ng aming gagawin, Panginoon, Lord, ay iyong pagpapalain. Salamat po, O Diyos. Lord, hayaan mo na kung meron po mga nasisiraan ng kalooban sa mga panahong ito, nasusubok ang kanilang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko na palakasin mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy kami magtiwala sa iyo, O Diyos. Lord, marami man kaming nababalita ang hindi magaganda at naapektuhan kami nito, Panginoon. Salamat po, Lord, na pipiliin pa rin namin magtiwala sa iyo, dahil alam po namin ang pagtitiwala sa iyo ay isang desisyon, Panginoon, na dapat po namin gawin, Panginoon, Lord. At salamat po na minamahal mo ang mga taong nagtitiwala sa iyo. At kung may mga panahon man, Lord, na nasusubok yung aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon, Lord, salamat po, O Diyos, sa kalakasan na ibibigay mo. I-renew mo, Lord, yung aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa sa amin, O God, sa panahon po ito. We thank you. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po.